video na to. Pops, she's such a badass. Look at that. Pinabalatan niya lang gamit kamay. Kakain tayo ng cobra? Cobra. Dito sa Indonesia, delikado, kinakatakutan, at nakamamatay ang ahas na to. 15 times ang kinagat ng cobra at 15 times na rin sa hospital. Pero bakit ito kinakain dito sa Jakarta? Samahan niyo kong tuklasin ang kakaibang food experience na to. Ready ka na ba? Tara! With the huge population and culture dito sa Jakarta, marami kang matitikman na masasarap na street food. Pero sa aking pagsasaliksik, tinuturing na special street food ang cobra dito. Pero teka, cobra, yung kapag kinagat ka, eh most probably dead ka na. Yup, yun yung cobra na kakainin natin. At dito natin matitikman yan sa Queen of Cobra ng Jakarta sa stall ni Rica Cobra. At pumili na si Ate Rica ng magandang cobra. This is a live and breathing cobra dito sa Jakarta, Indonesia. At kakainin natin dito to. Cobra! Ooh! You want cobra, no? So ngayon ginagawa, pinugutan na ng ulo, tapos ginujuice out niya yung dugo sa baso. Pwede daw yun inumin. Palakas daw ito ng stamina. Di ko alam kung sa kama ba yun o sa regular na araw-araw. Ito na, so babalatan niya na ata. Oh, wow. As look at that. Pinabalatan niya lang gamit kamay. Akala mo nag-unbox lang siya ng regalo sa Pasko. Oh, wow. This is... grabe. Sobrang unique pa. So... what's that? Ay, buto. Nagulat na lang ako nung pinakita niya sa akin ang mga peglat niya mula sa kagat ng cobra. So sabi ni Ma'am Rica, pinakita niya sa akin yung mga peglat niya. Yun yung mga sugat galing sa kagat ng cobra na hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlong beses, kundi 15 times ang kinagat ng cobra at 15 times na rin sa hospital. But she's still doing it. And parang normal na lang sa kanya yung ginagawa. Parang normal na lang sa kanya yung kinakagat ng cobra. This is a great find and di ko makapaniwala sa kultura na nangyayari ngayon at nawi-witness ko. Tinatawag siya dito sa Jakarta na Rica Cobra. O kaya the Queen of Cobra of Jakarta. Pero ang tanong, bakit niya pa rin ginagawa to? Dito daw kasi siya magaling at profitable ang pagbenta ng cobra. Ito daw ay nagbibigay ng stamina sa mga lalaki. Pero basically, pangpahaba lang ng endurance sa kama. At hindi lang ito pagkain. Ang mga organs at dugo nito ay pinapaniwalaan na pwede magpagaling ng iba't ibang sakit tulad ng diabetes, rheuma, high blood pressure at iba pa. At sa mga babae dyan, pampaganda din daw ito ng kutis, sabi ni Ate Rica. Inihaw ng ating cobra at ginawa ng satay. Pero habang niluluto ay pinakain muna ako ng durian na katabing tindahan. Durian? Free. Pops, may pa-free durian tayo ito. What's your name? My name is Chasa Butra. Thank you so much. Pule. Sarang makasih bro. Cheers. Cheers. Uy, amis. Wow. Good. Sedap. It's creamy, sweet, parang butter na yung texture niya. Unti-unti nang naluluto ang ating cobra barbecue at pinartneran na lang din yan ng sweet soy sauce na may sibuyas at sili. Pops, ito na yung ating cobra satay or cobra barbecue dito sa Jakarta. Alam mo yung tsura niya, visually mukha lang siyang siyempre pabansang description sa exotic food, mukha lang siyang manok. At yeah, this is 150,000 IDR. Di ko alam kung magkano sa peso yon, ipakita ko na lang. Anyway, ayan siya, 15 sticks ng satay. Anyways, Pops, tikman ko muna tong isa. Ooh. It's nothing like chicken. It's chewy. Pero sabi ng pagkakaluto, may konting lutong nasa gilid.
Wow! Parang siyang, actually, to be honest, it's like pork. Mas chewy. Pero sobrang malasa. Ah, okay. Nandun yung pagka lansa taste niya. Parang may konting lansa. Mmm, okay. Parang gizzard pala, sorry. Parang gizzard ng manok. Dito ginawan tayo ng sauce. Parang siyang dark soy sauce or sweet soy sauce. May sibuyas din yan. Sarap. Nakakatawa lang kasi yung mga itong pagkain, yung kapag buhay pa, sobrang naka-intimidate. I mean, deadly talaga kasi nakakamatay yung cobra kapag tinuklaw ka. Si ma'am nga, 15 times sa hospital. Pero siguro ah, feel ko lang, ito yung mahal niyang gawin eh. Dito sa masaya, dito sa magaling, at hindi lang cobra meat yung binibenta nila, maging iba't ibang parang cobra herbal medicine. Mas pinakamaganda daw dito, mapapalakas daw ng stamina. Anyways, pare, this is such a great find dito sa Jakarta. Roadside, busy streets, maingay, madaming ganap, madaming tao, masaya. At pinakamaganda doon, ikakain ka ng cobra mula sa pagkabuhay hanggang sa pag-grill. Sa Pilipinas, yung na-consume ko palang cobra is yung cobra energy drink. Pero dito, mismong cobra talaga sa Indonesia. Last bite tayo, cobra cheers. Hindi ko alam kung magiging si Johnny na ako ng cobra kai, pero ang sarap nun. Okay, brother. Oh, you eat. Bang, oh, cheers. Makan, makan. Sedap, sedap, sedap. Alam nyo, isa lang natutunan ko sa episode na to. Kung mahal mo ginagawa mo, huwag kang titigil kahit minsan nasasaktan ka na. Katulad ni Rica Cobra, na isang babaeng matapang, at sabi niya na walang iba sa pamilya niya ang matapang na gumawa nito bilang hanap buhay. Ate Rica Cobra, saludo ko sa'yo. Pops, dyan nagtatapos sa ating Cobra Food Trip dito sa Jakarta. Gusto kong pasalamat. Terima kasih, Miss Rica. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Thank you so much. Yeah, sama-sama. Thank you. Such a nice lady. I mean, sobrang bait niya. Hinayaan niya mag-interview. Nagkikwento pa siya kanina. Kado, hindi ko na maintindihan kasi Indonesian or bahasa. Kung bibisita kayo na Jakarta at gusto niyo ng kinda extreme pero delicious sa street food, itry niyo na yung Cobra Satay dito kay Queen Rica. Rica Cobra. Rica Cobra. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy. Nagsasabi, stay safe. It's a good night and goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Sama-sama.